Ang hirap pong isipin talaga, ma, may anak ka po na ganito dahil nabuhay po tayo sa komportabling buhay. Ngunit naisipan ko po kumawala sa komportabling buhay. Na yun para pagsilbihan ng malawak na hanay ng masang api. Bahagi yan ng huling sulat ni Luvaine Erica o Beng Espina sa kanyang ina last January. Before this, December 12, 2018 pa siya huling nakita ng pamilya. PUP, UMS siya grade 11 noong 2016-17 na hikayat ng anak bayan taong 2016 second sem. Noong una daw ay bumabalik-balik pa si Beng. Minsan naman ay natutuntun nila at inuwi sa bahay. Lumuhod ako sa kanya, sabi ko, sige na nga. Papayagan ako kitang sumali sa mga ganyan dahil kala ko rally-rally lang yan eh. Basta mag-aral ka lang, tapusin mo na yung pag-aaral mo. 16 years old kasi nila nakuha yun eh. Tapos nung pagka-18 na wala na sa amin, malay mo kung dinala nga siya sa bundok. Ayokong isipin na yung kasi. Inilapit na ni Nanay Luisa ang kanilang sitwasyon sa mga kinauukulan. At sa isang hearing sa Senado, she expressed grief na parang nawala raw ang anak nang ma-recruit ng anak bayan. Imagine mo, wala na po sa PUP anak ko, nandutuon pa siya, nag-i-stay, doon sila natutulog. Another parent in the hearing has filed a complaint against anak bayan. Nung nalaman niya na nagsumpong ako sa PNP at saka sa school, ang sabi niya po sa akin, kalaban na daw po ako. Gusto lang namin i-clarify una na wala namang nawawala. Desperate move na lang siya ni Duterte, ni Nabato, para siraan talaga at i-discredit yung aktivismo. In support of this, one of the students purportedly missing has released her official statement. Pinabulaanan rin niya ang allegations na brainwashed sila at sinabing hindi siya nawawala, kundi kusang umalis para sa mga pinaglalaban. Ayon naman sa mga eksperto, malaki ang impact ng edad sa brain development at decision making. Physiologically, alam naman natin na yung brain is still developing until the middle 20s or even late 20s. Ito yung time na pwedeng mag-introduce ng mga ideas and pwedeng tanggapin ng brain without censorship. Hindi pa rin kasi developed yung critical thinking. May mga batas na nagde-determine ng age of majority, no? At ang nga sa batas natin, 18 ang pag ikaw ay umabot doon sa edad na yon, ikaw na may responsibilidad sa kung ano man ang desisyon mo at ano man ang ginagawa mo. Kung minor de edad, hindi po pwede talaga. Hindi pwede ipagkait ng sino mang grupo, no, yung ganung klaseng karapatan sa mga magulang, no. Yun ay doon babagsak ngayon yung criminal liability ngayon ng kahit na sinong grupo. Samantala, ongoing pa rin ang investigations at ang pagpaplano ng ilan pang mga magulang na mag-file din ng complaints. Sa ngayon naman, mag-asa lamang sila na makabalik at makapiling na nilang muli ang kanilang mga anak. I'm Shayla Garde and I stand for truth.